Magandang araw mga bata! Kilala niyo ba ako? Ako si Teacher Ningning ang magbibigay sa inyo ng kwento sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Ayan, kung handa na kayo, ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol kay Digong Dilaw. Ito ay hango sa kwento ni Victoria Anonuevo at Nelson Cabrera. Umpisahan na natin. Si Digong Dilaw ay isang batang katulad mo. Siya ay mahilig sa kulay dilaw. Tuwing pumapasok siya sa eskwela, kulay dilaw ang kanyang damit. Ganun din ang kanyang bag at sapatos. Ganun din sa pagkain, kulay dilaw lang ang gustong pagkain ni Digong. Katulad ng papaya, mangga, at saging. Ayaw niya ng berdeng gulay. Kaya naman nagagalit ang kanyang nanay. Digong, kumain ka naman ng berdeng gulay. Ayaw ko, nanay. Gusto ko lang ng kulay dilaw. Maganda naman ito sa mata, hindi ba? Hayaan mo na. Maganda naman sa mata ang kulay dilaw. Ang pagtatanggol ng kanyang ama. Bago matulog si Digong, tinuturuan siyang magbasa ng kanyang nanay. Ang takip ng kanyang libro, kulay dilaw. Ganun din ang kulay ng kanyang silid. Ang kanyang pajama at ang kanyang damit. Ganun din ang funda at kumot niya. Isang araw, nagising si Bo. Isama ang kanyang pakiramdam. Tumingin siya sa salamin. Anong nangyari sa akin? Kulay dilaw na ang kulay ng aking balat. Ang aking buhok. Ang aking kilay. Lahat ay kulay dilaw sa kanyang katawan. Dali-dali, lumaba si Digo sa kanyang silid. Tinawag niya ang kanyang nanay at tatay. Nanay! Tatay! Tingnan niyo kung anong nangyari sa akin. Wala nang bat ang kanyang nanay at tatay. Digo, anak, anong nangyari sa iyo? Digo, anak, anong nangyari sa iyo? Laking gulat ng kanyang nanay at tatay. Niyakap ni Digo ang kanyang tatay. At naging dilaw ang kanyang tatay. Niyakap din ni Digo ang kanyang nanay. At ganun din ang nangyari, naging dilaw ang kanyang nanay. At tuwang-tuwa si Digo. Tumakbo siya sa loob ng kanilang bahay. Hinawakan ang lahat ng bagay sa kanilang bahay. Lamesa, upuan, kurtina at lahat na nandoon pa sa kanilang bahay. Lumabas din si Digo. Nakita niya ang mga halaman at hinawakan niya ang mga ito. Ano ang nangyari sa mga halaman? Naging dilaw silang lahat. May nakitang pusa si Digo. Meow, meow. Hinabol niya ang pusa. At ano ang nangyari sa pusa? Naging dilaw. Kumalat ang nangyari kay Digo. May mga reporter na pumunta sa kanilang bahay. At tinanong siya, Digo, ano ang nangyari sa iyo? At lahat daw ng nahahawakan mo ay nagiging dilaw. Hindi ko po alam. Basta lahat ko nang hinahawakan ko nagiging dilaw. Tuwang-tuwa si Digo dahil sikat na siya sa kanilang lugar. Ngunit walang gustong lumapit sa kanya. Kahit sa kanilang eskwela, ayaw lumapit ng kanyang mga kaibigan at kaklase. Digo, lumayo ka nga sa amin. Ayaw namin maging dilaw. Ayaw namin maging katulad mo. Lungkot na lungkot si Digo. Umuwi siya. Tinawag niya ang kanyang nanay at tatay. Nanay! Tatay! Wala na akong kaibigan. Wala na akong mga kalaro. Lungkot na lungkot din ang kanyang nanay at tatay. Hayaan mo na anak. Nandito naman kami ng iyong nanay. Biglang nagising si Digo.
Panaginip lang pala ang lahat. Akala niya totoo lahat ang mga pangyayari. Naisip ni Digo na napakalungkot pala kung isa lang ang kulay na gusto mo.